po muli ang inyong diesel doctor at may sabay may kaalaman akong gustong ipakita sa inyo. Ito po ay isang Nissan Altima at ito po ay nililinis natin ang kanyang throttle body o yung ating throttle valve. Pagkatapos po ay nagkaroon po siya ng problema na unstable idling at tumaas po yung kanyang RPM. Hindi po natin madali sa manual learning, kaya gagamitan po natin siya ng Lance Export 3.1. Ile-learning po natin siya at parang bumaba po yung kanyang minor. Yung po yung mga kailangan kung halimbawa at taglinis tayo ng throttle body o throttle valve, at kung minsan po ay maayos naman pero may mga pagkakataon po na ito ay nagiging unstable idling. Kung sa mga ganong pagkakataon, kailangan po natin ng scanner para magkaroon po tayo ng idle learning. O yun po. Yun po ang ating pag-aaralan ngayon. Narito po. Susubukan po natin siyang tingnan sa ating diagnostic scanner. At ito po, pipindutin po natin ang ating GDS. Yan po, pinindot po natin ang GDS at lumitaw po ang ating software ay Global Diagnostic Software. So, hindi na po tayo papasok doon sa Asian kasi ang gagawin po natin ay reset ng ating throttle valve or learning. So, kung nakikita po ninyo maraming option, hayon po yung reset. Doon po tayo sa reset. Sige po, pipiklik po natin ang reset. Ayun po. So, marami po siyang option. At mamimili po tayo, ang ating pong pipiliin ay yung throttle. Ayun po, nakikita ninyo yung reset ETS, electronic throttle. O sige po, ay kiklik po natin yung throttle. Pagkatapos po nating start yung makina. Ayun po, ayun po. At i-confirm po natin. Sa gawing kanan, makikita nyo po i-confirm, i-confirm po natin. Ayan po. At hinahanap po niya yung kanyang ECU. Ayan po. Nagda-downloading po siya. At ayun po. Makikita natin sa ating mga selection. Introduction, Acura, and then we have to select Nissan. Because Nissan po ang ating sasakyan. Sige po. Hahanapin po natin. Ayun po. Nakita po natin yung Nissan. So, kiklik po natin yung Nissan. And then, ignition switch is okay. Ayun po, reading vehicle information, wait for a moment. Ayun po. Hintayin lang po natin. Ayan po. Nabasa po niya. Sandali lang po. At ayun po. Mode okay, mode 2 okay. Click lang po natin okay. Idle air learn, ayun po. Nasa idle learn. BL. Okay, BOL learn. So i-click lang po natin 'yon. Sige po. Ayun, idle air volume learn. Okay, i-click lang din po natin. Engine should be less than 1200 RPM. Yung po yung mga conditions niya, if the idle speed is too high, you cannot cut off the cylinder or unplug the throttle intake manifold, otherwise it will fail the learn. Sige po. Yung okay po natin. Okay. Cylinder or unplugging the throttle intake manifold. Idle air learn value. Yung po yung mga lumabas. Ang ibig niya sabihin, battery voltage, engine RPM, coolant temperature. So yung po yung mga conditions. And then yung okay lang po natin. Since galing na po ito sa biyahe, mainit na po ito. Sige po. Please wait. Ayan po. Tayo lang po natin. Ayun po, kung nakita po ninyo, ang ating RPM ay nag-start sa 1,800. Ngayon po ay mababa na po ang ating RPM. O malaki na po ang binaba. Almost more than 1,600 na lang po. Hinihintay po natin na bumaba, mag-normalize ang kanyang engine RPM, which is around 1,000 or 1,200 or less than like that.
So ayun na po, mababa na po siya. Hintayin lang po natin hanggang sa bumaba ng sagad yung kanyang RPM. And then re-restart po natin at susubukan po uli natin. Yun po. Pansinin po ninyo, ang ating RPM ay mababa na while we are waiting sa ating diagnostic. Ayun po, yung ating diagnostic, gumagana po siya, waiting, and then ang ating pong RPM ay bumababa na, patuloy na po siyang bumababa. Ayun po. Ayun po. Yan. Please wait. Sa RPM mo tingnan. Kung makikita po ninyo, patuloy na bumababa yung ating RPM. Ayun po. Patuloy po siyang bumababa habang hinihintay po natin yung please wait na yan. Kasi nag-learning na po tayo. Ayun po. Oh, ayita po ninyo. Yan. Kanina po ay 1,800 yan. Kaya yun ang kailangan natin. Mapababa po natin RPM after cleaning the throttle body or throttle valve. So medyo sensitive po ang Nissan. Ayun po. So wait lang po natin hanggang ma-completed. Ayun po, napababa na po natin ang RPM ng like up around 900. At ngayon po ay magsiguro na po tayo, subukan po nating i-check ang kanyang system kung meron po siyang DTC. Sige po, papasok po ulit tayo sa Nissan. At kukunin po natin yung kung meron siyang mga DTC or engine fault. Sige po, Nissan. Ayun po, confirm lang po natin. At kukonek na po siya sa ating ECU. Ayun po. Mo-connect po siya sa ating ECU. Ayun po. Hintayin lang po natin. Ayun po. Reset connection fail. Try again. So, isang beses pa po. Subukan po natin minsan. Kung mapapasok natin. Okay. Ayun po siya. Kumukonekta po muli siya. Hintayin lang po natin. Yeah. Kailangan patayin siguro. Teka, patayin ko muna. Yan mo kaya, ignition on lang. Hindi kaya. Hindi. Ikaw muna natin. On mo lang siya. Sige po. Mag-new session na lang tayo. Ayun po. New session po tayo. GDS, ayun po, lumabas yung diagnostic software. Ayun po, piliin po natin yung Asian. At tapos, piliin po natin yung Nissan. Select po natin yung Nissan, ayun po. At i-confirm lang po natin para basahin niya yung kanyang ECU number. Ayun po, naglo-loading po siya. Ayun po, binasa po niya, vehicle with 16 pin. Okay po, 16 pin. Ayun. Ayun po, i-okay lang po natin yan. Yun po, tapos communicating please wait, hintayin lang po natin, at ayun na po, manual select lang po tayo, maintenance, automatic search, manual select Nissan, okay, may, ano po, manual automatic search, quick test lang po tayo, titingnan lang po natin kung ano ang may difference siya, ECM engine control module fault, may fault po siyang isa. Tingnan pa po natin, ABS anti-lock braking system not equipped, cluster, okay, BCM, okay, and we have SRS also, fault in SRS, ayun po, ano pa po, ayan, ayun po, okay po, not equipped, sige po, sige. Yung may fault po tayong isa sa IPDMR. Sa power supply system po siya. Meron po tayong fault sa IPDMR. Intelligent Power Distribution Module, Engine Room. Yun po ang ibig sabihin ng IPDMR. Yun po. Not equipped. Okay, tingnan po natin kung meron pa. Okay. So, wala na po siguro. Meron pa. So,
So, no, pero not equipped po karaniwan yung mga iyan. So, balikan na lang po natin yung mga may mga problema. So, pupunta po tayo. Na-scan na po natin, nakita natin yung mga problema. Tingnan po natin kung meron siyang meron tayong pwedeng ma-delete doon. Balik po tayo sa system. Balik po tayo sa engine. Ano yung engine? Sa ipo-post ko na ba? MPI, back to MPI. Balik po tayo sa system. Bale. ECM yan. ECM control module. Sige po. Yan po, system selection. Engine. Punta po tayo sa engine. Control module. Yan, titingnan po natin. ECM control module equip. Okay po. And then, communicating, please wait. Ayun po, sa read port code po tayo. Read port code. Ayun po yung port niya. P1612. P1612, chain of ECM, IMMU, 245 state. Sige po, ayun lang po. Titingnan po natin at ating i-clear po yun kung mawawala yung mga problema niya. So, are you sure? Yes. Ayun po. Clear port code completed. Okay po. Okay. I-read po uli-uli natin kung may port code pa siya. No DTC detected. Further testing may be required. Okay lang po natin. Ayun po. Na-erase na po natin yung mga problema niya. Ayun po. At ito pa yun. SRS. Tingnan natin. There is no SRS. Ito ata yun. Restraints. Yeah, SRS. Restraint. Ito. Okay, SRS supplemental. Tingnan po natin. Equip. Hintayin lang po natin. Okay. And then, okay. Ayun po. Read port codes po tayo. Ayun po yung mga ano niya. B1065, B1057, B1070. All about assist module, driver airbag, and assist module. Okay, yun po yung mga port niya. Sige po, erase po natin yung lahat ng kanyang port sa restraint o SRS. Sige po. Yun po. Okay, clear port may be completed. Ayun na po. Ayun. So, we need to do something because hindi po siya na-erase. So, we need to do something to replace some parts for this. So, anyway, we will stop on here and just we are care for the engine side for this time. Sige po. At babalik po tayo sa ating start ng ating diagnostic. So, i-open na po natin. Okay, back lang po tayo hanggang sa makarating po tayo sa quit. Ayun po. Yun, quit na po siya. Nakita po ninyo kung paano ang ginawa natin. Pinakita natin sa ating X41 kung paano po pabababain ng minor sa pamamagitan ng learning. So kung mangyari po ito sa inyo ay ganun po ang ating dapat gawin. So minsan pa ay magsasabi na parating gumamit ng scanner sa ating mga paggagawa at ito po ay makakatulong sa atin. So, sinasamantala ko po mga pagkakataon na magpasalamat sa ating mga subscriber na patuloy na sumusubaybay at nanonood sa ating YouTube channel. Marami pong salamat sa inyo at sana ipagpatuloy ninyo ang panonood. Ito po muli ang inyong Diesel Doctor at minsan pa ay nagsasabi ng magandang gabi po sa ating lahat.